Spoiled ba kayo? Pasaway? Di ba? Ma'am, siya? Ha? Interrogation ba? Si Nina. Si Nina, mapakabait kayo. Ay, sige, game. Pang ilan? Ako panganay sa mom, bunso sa dad. Oh, okay. Spoiled, pasaway. Pasaway na siya. I cannot say. Kasi, siguro in the middle, balanced. Kasi no one's perfect naman. Balanced. Mm-hmm. Goodness. Ako po, pang-apat sa mom plus pangatlo sa dad. Tapos, spoiled po ako sa lola at lolo ko. Kasi dun kami lahat lumaki, magkakapatid, magpipinsan. Lumaki kami sa lola at lolo. Okay. Okay. Ako po naman bunso. Pero spoiled. Hindi ko po masasabi na spoiled po ako. Kasi lahat po binigay nila sa akin without me asking for it. Wow! Yeah. Because my sister before me passed away. Ooh. And they were strict with them before me. Mm. Tapos parang feeling nila hindi nila nabigay lahat dun sa sister ko na matay. Kaya binigay nila sa akin lahat. Oh. Parang sobrang shenower nila yung parang feeling nila ako yung pinagpalit dun sa ate kong namatay. Okay. Yeah. Okay. Prof, gaano po katotoo yung child, yung birth order ng isang child nagde-determine ng level of maturity ng isang tao, like, di ba sinasabi natin yung bunso, spoiled, may connection ba yun? Theoretically, yung birth order, meron talaga siyang, may proponent siya yung kay Alfred Adler na sinasabi na there are already preconceived notions, expectations, perception about the different roles and positions of the child in the family. And usually, mga firstborn children, they are expected to be very responsible, competent, and the like. But actually, this is an interplay between roles, demands, responsibilities, as well as the treatments that the parents have for their children. When was the last time you really felt immature? Ano yung nangyari? Napaaway ba kayo? O feeling nyo may mali kayong naging desisyon? How did you handle it? Parang natatandaan kung kanina na, mature, tinignan ko ngayon, immature. Ako, ano po, recently, pinatandaan siya. Pinakaunang sumama ko. Siya yung pinaka-baby, diba? Ano, siya. Wala. Recently po, umakyat kami ng sisters ko sa Baguio. Kaming tatlong Maria. Mm-hmm. Umakyat kami ng Baguio kasi birthday ng lolo namin. Mm-hmm. So yun yung deal namin na darating yung sister ko from galing sa ibang bansa para umakyat kami para celebrate ng birthday kasi matagal na rin nagbo-birthday ang lolo ko na hindi kami kasama kasi hindi kami complete. Tapos syempre after ng birthday, gigimik kaming tatlong Maria, di ba? So gimik ganyan. Tapos syempre may sayaw-sayaw doon sa gimikan. Wow. So Baguio na, tapos ang nangyari, yung sister ko, nag-away kami yung sister ko, tapos yun, sinampal niya ako, tapos sinuntok niya ako. Oh, pero noong una, kinakausap ko lang siya. Mas malaki to. Mas matanda. Kinakausap ko siya ng malumanay na, siyempre, nakainom na lahat. Tapos sabi niya, gusto daw niya umuwi. Aka na yung susi ko, ganyan. Sabi ko, hindi, sis, ganito, ganyan. Bigla akong nagulat. Sumalubog na yung mukha, yung kamay na doon sa mukha ko. Tapos, yun na, sumigaw-sigaw na rin ako. Sige, sambalin mo pa ako. Sige. Ginan-guno ko na rin siya. Hanggang sa hinila na ako nung panganay, yung panganay, hinila na niya ako na sabi niya, basta, stop it, sabi niya gano'n. Okay. Nako, gera patani pala ito. Kayo naman, kamusta? Well, I think, it's very hard to say. Siguro, I think, or the way I see it, immaturity, it's parang contagious. Mm-hmm. Kasi, that person in front of you, when he or she starts becoming immature, parang you get to react in a very immature way. Because it's like, nag-reason out siya. So, parang mag-reason out if immature din yung pagdating niya. So, magiging immature ka din. It's like this initial reaction. Para siya. So, there are times na yun. Yeah. Kunyari, hindi ako ang nag-i-interview sa'yo. Ah! Nag-blush tuloy. Oh, yeah, siya, oo. Walang naman nanonood ako lang nanonood. Okay. So now, how often do you let other people decide for you? And who are these people and what are these decisions? Parents, me, sabi mo kanina. Me, my parents lang. I don't really listen to my friends because friends are always there. And your parents are all... Parang your parents... I'm sorry. My parents are always there and your friends will, like, go away. Mm-hmm. Like, I don't really trust friends.
Parang, I don't want to trust anyone except for my parents because I'm sure they'll give me the best advice. Now your friends are watching pa naman. Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry whoever is watching, but then... Hindi, kumbaga may limit. Of course, there's like always a wall. It's really family first before your friends. So you the best advice to your parents. Yeah, I do. Yes. Vanessa? Ako, nakikinig po ako sa... Nakikinig po ako sa panganay namin. Hindi masyado sa pangalawa at sa kuya ko, siyempre. Sa panganay? Siya ba yung nasa abroad? Siya yung panganay ako, yung nasa abroad? Okay. Tapos nakikinig ako sa tito ko. Sa mami ko, bihira lang kasi may paborito yun eh. Tapos sa lola at lolo. Whoa! Yes, kasi nga lola's girl ako eh. So, yun. Tapos, pag nagbigay sila ng advice, siyempre, nasa akin pa rin naman yung huling say. Tapos, since ako nga lang yung nandito, so hindi ako masyadong... nakikinig sa mga friends tulad na sinabi ni ni Princess na hindi lahat ng friends mo pag nagbigay sa'yo ng advice para sa ikabubuti mo. Minsan nga i-influence pa nila ko. Correct. So kadalasan anong mga sitwasyon, anong mga decision niyan? Yung decisions kunyari sa money, kung paano mag-budget. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi lang yung expenses ko ang hindi lang yung mga iniisip needs ko ang iniisip ko. Kasi kailangan ko isipin yung family ko na nasa Baguio, yung medicines ng lolo ko. Siyempre, magpapadala ko ng... Kahit papaano para sa kanila. Okay. Love. Well, I could say, siguro I used to be a pushover. As in, do this, do that. I will do that. But then, there are times na... Kasi you will be unhappy talaga. Mm-hmm. Once you won't get to do the things that you believe you should do. It's very, very difficult kasi if other people decide for you. Because there will be a point na parang you shouldn't test my intelligence because I know how to think parang ganun. So you should let me go for a while and do what, you know. Go with the flow. Ako, anong assessment ni Prof? Meron siyang minasabi dun sa gilid eh. Ano yun, Prof? Minsan, kasi pag mga bata, alam ko, ito yung stage na gusto nilang i-assert. Yes. Independence sila tsaka maturity. He or she might refuse to listen to the elder sa mga magulang o kaya sa mga nakakatanda sa kanila para pagkatiwalaan sila sa mga desisyon. Dinaanan natin yan. Correct. Yes. Yeah. Kayo, Prof, ano masasabi? So that's a normal